May isang bata na ang pangalan ay Tenten. Itong si Tenten ay sobrang tamad. Mas tamad pa yata siya kay Juan Tamad. Tamad siyang mag-aral, tamad maligo, tamad gumawa ng assignment, tamad magligpit, at tamad sa lahat ng bagay. Isang araw, nang siya ay tumatakbo sa labas ng bahay nila, may nabangga siyang matanda. Sa sobrang lakas ng pagkakabangga, tumapon lahat ng bitbit ng matanda. Ah! Ano ba yan, iho? Bakit hindi mo tinitignan yung dinadaanan mo? Tinatamad akong tignan eh. Nako, bumagsak lahat ng dala ko. Pwede mo ba akong tulungan, iho? Masakit na kasi itong likod ko at hindi ko na kayang yumako. Kayo na lang pumulot. Tinatamad akong pulutin eh. Saka, kayo may kasalanan yan. Kasi andito lang naman ako sa tapat ng bahay namin. Ikaw itong dumadaan, kaya dapat ikaw ang umiwas. Napakawalang galang mong bata. O sige, ako na lang ang pupulot. Pwede bang pahingi na lang ng isang basong tubig? At kanina pa ako nauuhaw. Pakiusap lang, iho. Ayoko, tinatamad din akong kumuha ng tubig. Tiisin niyo na lang yung uhaw ninyo. Mas gugustuhin ko pa maglaro ng games kaysa kumuha ng tubig niyo. Sumusobra ka na, bata. Dahil sa wala kang kagalang-galang at dahil sa sobrang tamad mo at mas gugusto yung pang maglaro ng games, isusumpa kita. Sana makulong ka sa loob ng game sa loob ng 100 araw. Tingnan natin kung tatagal ka doon. Sumpa? Nako, hindi totoo yan. Lolong ka mukhang Santa Claus. Saka, mas lalo ako matutuwa kung makukulong ako sa games. Ako pa. At dahil walang nagawa yung matanda, pinulot na lang nito yung mga nalaglag niyang gamit at umalis. Ako pa tatakutin ng lolong mukhang Santa Claus na yon. At sasabihin pa, sumpa? Asa, ano yung fairy tale? Hello? Wala nang maniniwala sa fairy tale ngayon. Ay nako, buti pa nakatulog na nga. Gusto ko pang matulog. Bakit ba sobrang liwanag dito? Ha? Huh? Kalangitan? Bakit nasa labas ako ng bahay? At bakit iba yung itsura ng kapaligiran? Para akong nasa loob ng video game. OMG! Oh my gulay! Oh my gulay! Nasa loob nga ako ng video game. Parang Minecraft ata ito. So, nagkatotoo yung sumpa ng matanda? Teka, hindi naman yata totoo ito eh. Baka naman nananaginip lang ako. Sapakin ko kaya sarili ko. Ouch! Sakit na na. Naku, totoo nga. Nasa loob nga ako ng Minecraft. Ito pa naman yung game na hindi ko nilalaro. Paano ba laruin ito? Teka, ang sabi lang naman ng matanda ay makukulong ako ng 100 araw dito sa loob. Mukhang tahimik naman dito sa Minecraft. Ang ganda naman ng tanawin dito. Parang ang sarap mag-relax at matulog lang. Napahaba tulog ko. Gabi na pala. At napakadilim sa kapaligiran. Ano naman kung madilim? Game lang naman to, di ba? Ano yun? Parang sound ng zombie!
Paano nagkaroon ng zombie sa game na to? Kanina lang napakatahimik ka. Buti na lang nakakita ko sa puno. Ang daming zombie sa baba. Paano na yan? Gusto ko na umuwi. Hindi nakatulog si Tenten buong gabi. Siyempre, paano ka ba naman makakatulog kung ang dami-daming maingay na zombie sa baba ng puno? Nang sumikat na ang araw, may napansing kakaiba si Tenten. Ha? Anong nangyayari? Nasusunog sila? Bakit? Wala namang apoy. Ah, siguro dahil sa liwanag ng araw. So ganun pala yung mga zombies dito? Lumalabas sila sa gabi tapos nasusunog sa umaga? Ayos, wala nang zombies. Buti pa makababa na ako dito sa puno. Bakit ganun? Parang hinang-hina na ako. Wala na akong lakas. Dahil ba hindi ako natulog? Pero game lang to, di ba? Kahit hindi ako matulog, hindi naman ako dapat manghina eh. Gutom na ako. Yun pala yun. Kaya pala wala akong lakas. So kailangan ko palang kumain sa game na to para lumakas? Sa bagay, mula kahapon pa ako walang kinain eh. Ano kayang pwedeng kainin dito? Meron bang hotdog dito? O kaya corned beef? Wala na akong lakas para tumayo. Parang mahihimatay na ko. Hello? Hello? Gumising ka! Hashtag wake up! Sino ka? Saka mo na itanong! Mahalaga, kainin mo to. Bilis! Anong pangalan mo? At anong nangyari sa akin? Ang pangalan ko ay Onyok. Nakita kita kanina na hinang-hina at halos mahihimatay na. Hashtag no food to eat. Tamang-tama naman at napadaan ako. Kaya binigyan kita ng pagkain. Ganun ba? Eh ikaw, kasama ka rin ba sa game na to or totoong player ka ba? Anong kasama sa game? Tinatanong mo kung totoong tao ako na naglalaro ng game? Oo, totoong tao ako. Bago ka lang ba dito? Hashtag new oobs, hashtag new player. Halata sa mukha mo eh. Halata sa mukha ko? Paano mo nasabi? O eto bro, ibuka mo nga yung bibig mo. Ayaw eh. O eto, subukan mo nga ipikit yung mata mo. Wala. Ayaw din eh. Sabi ko na nga ba bro eh. Alam mo, kung makikita mo lang yung mukha mo ngayon, para kang helmet ni Iron Man. Hindi gumagalaw. Ganyan talaga itsura kapag bago ka palang sa game. Hashtag Iron Man face. Sobra naman to. Oo na. Noobs pa ako. Wala nga akong alam sa game na to eh. Yaan mo bro. Kapag nakapag-craft ka na, magagalaw mo na rin yung mukha mo. Hashtag achievement. Magcraft? Ano yun? Wala ka talagang alam ano. Bro, Minecraft ito. So ang gagawin mo madalas dito is magmine at magcraft. Obvious ba? Kaya nga Minecraft eh. Kailangan mo magmina para makagawa ng iba't ibang bagay. Hindi ba nakakatamad yun? Nag-e-enjoy na ako kapag nagmamine. Kasi adventure. Tapos, nag-e-enjoy din ako kapag nakakapag-craft ako. Kasi nakikita ko yung pinaghirapan ko. Teka, kung naboboard ka sa game na to, eh bakit mo nilalaro ito? Hashtag, hello? Hindi ko naman ginustong laruin ito eh. Kinulong lang ako ng isang matanda sa game na to. Buti pa ikwento ko sa'yo kung ano nangyari. Ganito kasi nangyari nun. So isang sumpa pala? Kaya ka nakulong dito?
Nako bro, hindi ka pwedeng tatamad-tamad dito. Kasi may lumalabas na zombie pagsapit ng dilim. Minsan, meron ding skeleton na may pana. Meron ding higanting gagamba. At yung kulay green na sumasabog. Ang tawag namin doon, creeper. At maraming marami pang iba. At isa pa pala, may hinahanap akong isang halimaw eh. Ang pangalan niya, Hero Brian. Siya ang pinakamalupit at pinakamasamang halimaw sa game na to. Kaya ako napadpad dito sa kakaharap sa kanya. Hashtag mobs. Ganun ba? Paano ako mabubuhay sa game na to? Ang una mong dapat gawin ay gumawa ka ng bahay bago lumubog ang araw para hindi ka guluhin ng mga zombies. Kailangan mo rin kumain para hindi ka mamatay. Mag-alaga ka ng mga hayop katulad ng baboy, manok, saka mo sila katayin at iluto. At kapag marami ka ng resources, gumawa ka ng armor katulad ng suot ko. Ganon? So para palang totoong buhay tong Minecraft? Kailangan kong kumain at gumawa ng bahay? Oo, ganon na nga. Pero para ka makapag-craft ng iba't ibang bagay, kailangan mo muna gumawa ng crafting table. Meron akong crafting table dito. O eto, bigay ko na lang sa'yo. Ikaw na ang bahalang humanap ng materials kung meron ka mang gustong gawin. Kung tulungan mo na lang akong gumawa ng bahay. Naku, wala na akong oras bro. Kailangan ko nang umalis at gumawa ng assignment. At maglilinis pa ako ng kwarto ko. Hindi ko rin alam kung magkikita pa tayong ulit. Alam mo, aksidente lang kasi na napunta ako dito sa lugar mo eh. Wala pa naman akong dalang mapa dito. Hashtag assignment. Napakasipag mo naman. Gumagawa ka na ng assignment, naglilinis ka ng kwarto, at naglalaro ka pa ng Minecraft? Ang game na dapat masipag? Ganun talaga bro. Masarap maging masipag. Maraming adventures. Boring ang buhay kapag tatamad-tamad ka. Alam mo bro, bago ako alis, iiwan ko tong isang diamond sword ko sa'yo para hindi ka guluhin ng zombies. Ingatan mo yan ha. Yan ang pinakamalakas na sword sa game. At sana bro, kung sakaling magkita ulit tayo, gusto ko naka-armor ka na katulad ko. Wow! Diamond sword! Sigurado kang malakas to ha? Oo! Malakas yan bro! O paano Tenten? Paalam na! Magpalakas ka bro ha? At sana magkita ulit tayo balang araw. Hashtag goodbye. Sige, boy, hashtag onyok. Maraming salamat. Sana magkita ulit tayo balang araw. Marami palang pwedeng i-craft sa game na to? Siguro gagawa ako ng bahay na gawa sa kahoy. So, kailangan ko ng palakol pang putol ng puno. Paano ba gumawa ng palakol? Ang sabi dito, kailangan ko ng kahoy para gawin yung pinakamadaling i-craft na palakol. Teka. Paano ko tatagain tong puno kung wala nga akong palakol? Kamay ko? Sige nga, try ko nga. Wow! Ayos! Nasira ako yung puno gamit yung kamay ko. At hindi naman ako nasaktan. Wow! Hashtag karate master. Nahawa na ako kay Boy Onyok. Siguro, mas bibilis kung palakol gamit ko. Sa tingin ko, kompleto na yung kahoy para makagawa ko ng palakol. Ito na! Magka-craft na ako! At nakagawa nga si Tenten ng kanyang kauna-unahang craft sa loob ng game. Dahil dito, nagbago na ang kanyang mukha. Hindi na siya noobs. Hindi na siya baguhan. OMG! Nakagawa na ako ng palakol! Wow! Ayos! Nakakaputol na ako ng puno ng mas mabilis ngayon.
Buong araw nagtarbaho si Tenten para kumpletuhin ang kanyang bahay. Kahit pa medyo may katamaran ang kanyang pagtatrabaho, pinilit niyang tapusin ang kanyang bahay bago sumapit ang dilim, bago lumabas ang mga zombies. Naku, inabutan na ako ng gabi. Buti na lang natapos ko na yung bahay. Nang sisira kaya ng bahay yung mga zombies? Huwag naman sana. Pero kung sakaling may zombies na makapasok, eh meron naman akong diamond sword eh. Teka, asan ba yung diamond sword ko? Wala naman dito sa loob ng bahay. Naku! Naiwan ko sa labas! Saan ko ba naiwan yung sword ko? Naku, sana walang zombies. Teka, paano kung may biglang lumabas na zombies? Ano kayang pwede kong panlaban? Wala pa naman ako sword. Takot kaya sila sa ilaw? Buti hindi ako narinig na zombie. Huwag kang lilingon! Huwag kang lilingon! Huwag kang lilingon! Phew! Muntik na yun ah! Sipin mo na lang! Paano kung bigla siyang lumingon? Eh di nakita ko. Buti hindi ako nakita, di ba? Akala mo matatakot ako sa'yo, ha? Lalaban ako sa'yo! Matakot ka sa ilaw! Ilaw? Hindi ka takot sa ilaw? Kung ganun, matakot ka sa cross! Nilalayo nila ako. Ayaw nila akong pauwiin ng bahay. Kulay green na monster? Ito ba yung sinasabi ni Onyok na sumasabog? Yung creeper? Naku, kailangan ko na umuwi.
Ano kaya kung labanan ko yung creeper? Diamond sword naman to, di ba? Kaso dalawa sila. Paano kung biglang pumutok yung isang creeper habang nilalabanan ko yung isa? Delikado to. Wala pa naman akong armor katulad ni kay Onyok. Hindi naman ako pwedeng tumakbo sa bahay kasi papanain ako ng mga skeleton. Saka, siguradong hahabulin din ako ng mga creeper. Paano kaya kung pagsabayin ko yung pagsalag ng arrows at yung pag-atake sa creeper? Pwede kaya yun? Aha! Alam ko na! Nakaisip na ako ng bagong moves. Etong technique na to ay tinatawag kong Super Fidget Spinning Attack! Ayos! Nasasalag ko yung mga tira nila! Makakauwi na ako! Naku! Papunta na sa akin yung creeper! Tingnan natin kung kakayanin ng special attack ko! Ayos! Sumabog yung creeper! Kailangan ko na lang ngayon makapasok sa loob ng bahay! Konti na lang! Konti na lang! Nasa bahay na ako! Ah! Ano to? Hindi ko magalaw yung paa ko! Bigla akong nawala ng lakas! Naubos na yata yung stamina ko! Ano nang gagawin ko? Hindi ako makagalaw. Parang mahihimatay. Na? Anong nangyari kagabi? Ang alam ko, nahilo ako at nawalan ako ng malay. Ikaw ba yung tumulong sa akin? Ruff! Ang huli kong natatandaan, pinapahana ako ng mga skeleton at hilong-hilo na ako. Tapos, bigla na lang dumilim yung paningin ko. Ha? Buto? So, ikaw ang pumatay sa mga skeleton? Sa bagay, paborito ng aso yung buto. Ayos! Mula ngayon, ikaw na ang bodyguard ko. Magkaibigan tayo, ah. Ruff! Ruff! Nagugutom na ako. Kaya siguro nanghihina na ako. Naalala ko nang nagutom ako noon. Nawalan ako ng malay. Naku! Hindi dapat ako magutom. Buti pa makahanap na ng makakain. Tara, samahan mo ako. Magsisimula tayo ng bagong adventure. Hahanap tayo ng manok. At tapos, gagawin nating fried chicken. Ruff! Ruff! Kanina pa ako naglalakad. Wala akong makitang manok. Gutom na ako. Buti pa yung nasa bahay lang ako. Pinagluluto ako ng mami ko. At ang paborito ko noon, puro fried chicken! Tapos, minsan, kapag hindi ko paborito yung ulam, hindi ko kinakain. Tapos, pinapagalitan naman ako ng mami ko. Buti pa noon, may namamalengke at may nagluluto ng pagkain ko.
Ngayon, ako lang mag-isa dito. Kung hindi ako magsisipag, hindi ako makakakain. Na hindi nga ako marunong kung paano magluto eh. Namimiss ko na yung mami ko. Namimiss ko na yung mga luto niya. Kapag nakabalik ako sa totoong mundo, pangako, kakainin ko na lahat ng pagkain na iluluto sa akin. Hindi na ako magiging mapili, kahit pa puro gulay. Promise, makabalik lang ako. Ano ba yan? Sobrang gutom ko, puro manok na yung nakikita ko. Teka, teka! Totoong manok yun! Hindi imagination! Ayos! Ayoko na. Pagod na ako. Ang sakit na rin ng katawan ko. Ang hirap pala manghuli ng manok. Huli ka! Yes! Nahuli rin kita! Grabe! Pinahirapan mo ako! Hindi ko kayang pumatay ng manok. Nakakaawa! Sige, malaya ka na. Pasensya kung hinuli kita. Paano na ako kakain ito? Paano kung mangisda na lang ako? Tama! Magka-clap na lang ako ng pamingwit at mangingisda. At nag-craft nga si Tenten ng fishing rod or pamingwit. Ilang oras din siya ng huli ng isda at niluto niya yung ibang mga nahuli niya. Yehey! Luto na yung isda! Tara! Kainan na! Pasensya na kayo sa luto ko ha! Yung iba kasi dyan, hilaw! Yung iba naman, nasunog! First time ko lang magluto eh. Nga pala, wala pa kayong mga pangalan. Ano kayang itatawag ko sa inyo?
Paano kaya kung brownie? Ay, kaso masyadong common na yun. Ano kaya kung wolfie? Ay, pangit din eh. Ano kaya kung mabangis, kung katulad ng grim, or spike, or dark, or shadow? Kaso, parang tunog sa laro yun eh. Aha! Alam ko na! Ikaw, dahil mahilig ka sa mga buto, at niligtas mo ako sa mga skeleton, ang ipapangalan ko sa'yo, Mr. Bones! Tama! Bagay sa'yo, Mr. Bones! At ikaw naman, dahil favorite kita, alam mo kung anong tatawag ko sa'yo? Ha? KFC! Ikaw na ngayon si KFC! Kalokohang fried chicken! Ang dami pa nating sobrang isda! Ang hina nyo palang kumain, Mr. Bones! KFC! Buti pa, iuwi na lang natin muna sa bahay ito. Hindi naman siguro mapapanis mga pagkain dito sa Minecraft, di ba? Huh? Sino yan? Bakit siya may hawak na dirt? Siguro, player din siya. Siguro gumagawa siya ng bahay kaya siya may dalang dirt. Ano kaya kung kaibiganin natin siya? Aba, tignan mo! Nawala na yung dirt sa kamay niya! Diamond sword na yung hawak niya! Ang galing! Hindi yung magician? Yung diamond sword niya parang katulad ng sword ko ah! Teka, bakit meron akong dirt sa likod? Eh kanina lang sword to ah! Ah, ninakawan niya ako! Naku, sinalisihan niya ako! Ang sama naman ng taong to! Ninakaw niya yung sword ko, tapos pinagpalit yung dirt na hawak niya! Mr. Bones, habulin mo yung magnanakaw na yan! Nag-teleport na naman siya. Bantayan mo dyan, Mr. Bones. Hahabulin ko dito. KFC, baba ka muna. Nag-teleport na naman siya. Ang daya naman. Paano ko lalabanan ito kung puro teleport? Tara, Mr. Bones. Bilisan pa natin. Roof! Ayos! Pinukha niya yung mata ng halimaw! Ang galing mo, KMC! Tara, Mr. Bones! Lusugin na natin! Sakit na na. Sayang, muntik na sana natin siyang ma-corner. Naku, tuluyan ang nawala yung maitim na halimaw. Paano na yan? Siguradong magagalit sa akin si Onyo kapag nalaman niyang nawala ako yung diamond sword. Malas lang talaga. Eh, malay ko bang may maitim na halimaw sa game na to na kaya pang mag-teleport? Buti pa, makauwi na nga. Gabi na, pero buti na lang nakapag-craft ako ng wooden sword. Gaano kaya kalakas tong wooden sword kumpara sa diamond sword?
Ano kaya kung testingin ko doon sa zombie? Tama! Paano ko malalaman ang lakas nito kung hindi ko te-testingin, di ba? Mr. Bones! KFC! Dito lang kayo! Lalabas lang ako para testingin itong sword doon sa zombie! Huwag niyong bubuksan yung pinto, ha! Para hindi sila makapasok! Yuhu! Mr. Zombie! Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung malakas tong wooden sword. Tama! Kaya ko to! Tiwala lang! Eto na! Napatay ko rin! Pero, ang dami kong attack bago siya mapatay. Paano na lang kung dalawa sila? Or kung tatlo? Or apat? Siguradong yari naman... Huh? Ako, hindi ko napansin. May mga ibang zombies mo pala dito. Takbo na! Uwian na! Uwian na! Muntik na yun ah! Pero tingnan mo, wala silang magawa pag nasa loob ka na ng bahay. Ano? Ang tatapang nyo? Hindi kayo marunong pumasok ng bahay, no? Nye, 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 nye. Walang kwenta yung wooden sword. Kailangan ko na makagawa ng diamond sword. Ang sabi noon ni Onyok, kailangan ko rin mag-mine sa game na to. At dahil diamond sword yun, malamang gawa sa diamond. At ang diamond naman ay mamimina sa ilalim ng lupa, di ba? Tara Mr. Bones, KFC, magmimina tayo. Gagawa tayo ng diamond sword. Napakalawak pala nitong minahan at napakadilim pa. Malaki ang chance na may lupas na kalaban at atakihin ako habang nagmimina. Mr. Bones, KFC, buti pa mag-ikot-ikot kayo. Bantayan nyo yung paligid habang nagmimina ako. At kung sakaling may lupas na kalaban, mag-ingay lang kayo para malaman ko. Ano kaya kalalim ang kailangan kong hukayin para makahanap ako ng diamonds? Ah! Nakakapagod! Buong araw tayo nagmina at wala ni isang diamond ang nakita natin. Buti pa matulog na lang tayo ng maaga. Nang maaga ulit tayong makamina. Ilang araw nagmina si Tenten mula umaga hanggang gabi. Parang unti-unti na yatang nawawala ang ugali niyang pagiging tamad. Pero mukhang minamalas yata siya at wala siya namiminang kahit isang diamond. Bakit ganun? Bakit wala pa rin tayo nakikitang diamond? Ang hirap din pala magmina. Siyempre, kailangan mo umuwi araw-araw. Hindi ka naman pwedeng matulog doon sa minahan.
Ah, ang sakit na ng katawan ko. Mr. Bones, masahin mo naman ako. Sarap! Natatanggal pagod ko. Yaan mo, Mr. Bones. Babawi ako sa'yo. Ipagluluto kita ng masarap na pagkain mamaya. Oh, parang naiingit si KFC. Ano, ikaw din? Gusto mo rin magmasahe? O sige nga, Mr. Bones. Si KFC naman daw yung magmamasahe. Back to Mina na naman. Lalong sumakit yung likod ko sa masahe ni KFC kanina. Eh malay ko bang tutukain niya ako? Ano kaya ito? Parang release ng trend to ah. Pero bakit may release ng trend dito sa loob ng minahan? Sino naglagay nito? At meron bang trend dito sa loob? Ano yung sound na yun? Ouch! Player ka rin ba? Oo, player din ako. Pangalan ko ay Corbito. Medyo hirap ako salita Tagalog. Kasi ako half Chinese, half Pinoy player. Ah, ako naman si Tenten. Ano ba yung sinasakyan mo? Ah, tawag dyan, minecart. Pasensya na kung nabangga ko ikaw. Hindi ko alam may tao pala. Eh ikaw dapat ingat. Huwag ka tapak sa riles. Baka ikaw mabangga ng minecart. Corbito, pwede mo ba akong turuan gumawa ng minecart? Pwede! Pero ikaw ba meron pagkain? Ako gutom na! Ubus na pagkain ko! So natrap pala ikaw dito sa game at nawala iyo sword na bigay onyok. Kaya ikaw hanap diamond para ikaw craft diamond sword. Oo, tama! Ako hanap diamond para craft. Eh, ano ba yan? Pati ako nahahawa sa salita mo. Ikaw komedyante, Tenten. Gusto mo tulong kita gawa riles? Papunta bahay mo para dali ka mine? Talaga? Tutulungan mo ako? Sige, sige. Buti pa, umuwi muna tayo sa bahay ko. At doon tayo magsimula gumawa ng riles. Sige, payag ako. Gusto rin ako makita bahay mo. Corbito, gaano ka nakatagal naglalaro ng game na to? Ha? Tagal na, Tenten. Laro ako nito pagtapos ko gawa assignment. Siguro 2 taon na rin. 2 taon ka na naglalaro? Pero bakit wala kang armor? Di ba dapat may armor ka na rin? Naku, may mga zombies. At ang dami nila. Corbito, meron ka bang diamond sword? Wooden sword palang gamit ko eh. Sorry, Tenten. Wala ako sword. Ha? Wala kang sword? 2 taon ka na naglalaro ah. Wala kang sword? Wala ka rin armor? Ano nangyari? Paano natin mapapatay itong mga zombies? Gusto ikaw laman bakit hindi ako suot armor? Bigat kasi eh. Huwag ikaw takot, Tenten. Ako bahala dyan. Noon ka lang. Nagsusuot ng armor at kaya pala wala kang sword. Isa ka palang malupit na sniper. Corbito, pa-autograph na. Ikaw talaga, Tenten. Full
naging magkaibigan sina Tenten at si Corbito. Lumipas ang ilang buwan at nakumpleto rin nila yung riles mula sa minahan papunta sa bahay ni Tenten. Bukod sa riles, nakapag-craft ulit si Tenten ng sword na gawa sa iron. Ito ay mas matibay at mas malakas kumpara sa wood. Ay, salamat! Natapos din natin, Tenten! Oo nga, Corbito! Ilang buwan rin natin ginawa ito! Eh paano ba naman? Masyado palang magastos gumawa ng riles! Kasi kailangan pala ng mga iron dyan! Ganun talaga, Tenten! Marami ikaw magagawa sa Minecraft kung masipag ikaw! Saka salamat din pala, Corbito, sa mga ginawa mo dito sa kapaligiran ng bahay ko! Tignan mo! Gumawa ka pa ng bundok, nagtanim ka pa ng mga puno, at nilagyan mo pa ng bakod! Pero bakit mo nga pala ginawa yun? Para saan ba yung mga bundok at puno? Yung bakod, Tenten, pala hindi lapit sa bahay mo, monsters. Pero yung bundok at puno, wala naman silbi sa game. Pero sa aming mga Chinese, tawag namin dyan, feng shui. Ha? Feng shui? Oo, Tenten, yung bahay mo kasi noon, malas. Kaya ka lagi lapit, monsters. Ayan, lagay ako ng bundok at puno. At lagay ako ng tamang lugar pampaswerte. Sigurado, suswerte ka na niyan, Tenten. Ah, ganun pala yun. Pampaswerte pala yung feng shui. Buti na lang nakilala kita, Corbito. Parang minamalas na ako sa game na to eh. Okay, so paano ba natin gagamitin to, Corbito? Una, lagay ka minecart dito sa pulang relays. Tapos, sakay ikaw. Pag ready na ikaw, pindot mo tong button para andar minecart mo. Wow! Excited na ako! Pwede ko bang subukan? Sige, subok mo, Tenten. Diretso na yan doon sa minahan. Ayos! Tara, Mr. Bones! KMC! Sakay na rin kayo! Corbito, ready na kami! Pakipindot na lang po yung button! Ang saya para sumakay dito sa minecart. Sulit yung paghihirap namin. Masaya pala talagang masipag dito sa game na to. Huh? May mga zombies! Pero sa bilis namin, hindi sila makahabol! Nye-nye-nye-nye-nye! Wow! Ang bilis lang natin! Dati-rating inaabot tayo ng ilang oras papunta lang dito! Tenten, bakit ganun? Yung mga nadaan na zombies, parang galit na galit! Ano ba ikaw gawa? Inaasar ko kasi sila eh. Tara, magmina na tayo. Siguro naman meron na tayong mahanap na diamond ngayon. Huh? Corbito, tingnan mo. May naglagay ng torch? Pero hindi pa tayo punta dyan ah. Isa lang ibig sabihin yan. Merong tao dyan. Merong player. Tara, sundan natin. Para malaman natin kung sino. Swerte naman natin. Nakakita tayo ng isa pang player. Hello po, kuya! Kamusta po kayo? Ang ganda po ng gold armor niyo po! Tenten! Hindi player yan! Zombie yan! Ha? Huh? Oo nga no! Pero, bakit siya may armor? Hindi ko rin alam, Tenten!
Sa tingin ko, mga dating player yan na nag-isambi kaya meron na armor. Bilis! Panain mo, Corbito! Naku! Hindi tumatalab! Pasensya na, Tenten! Hilap ako patayin kalaban naka-armor! Hindi talab arrows ko! Akong bahala! Tara, Mr. Bones! Kepsi! Lalabanan natin tong zombie! Hindi tumatalab tong iron sword ko! Pati yung nagkapila, Mr. Bones! Wala rin kwenta! Ang hirap palang kalaban kapag naka-gold armor! Nangyari! Na-corner na ako! Ano nang gagawin ko? So ninakaw pala ni Enderman yung diamond sword at naghahanap kayo ng diamond dito para magcraft ng sword? Hashtag, sayang yung sword ko! Huwag kang malungkot, Onyok. Hindi ko naman sinasadyang manakaw yung sword. Lumaban naman ako, kaso nakataka si Enderman. Eh malay ko ba nagte-teleport yun? Alam mo naman baguhan lang ako sa game na to, di ba? Oo, huwag ikaw alala, Onyok. Buti nga nanakaw yung sword niya. Tignan mo! Sipag na si Tenten sa kakahanap diamond sword. Kung hindi nawala yung sword, sigurado tamad pa rin si Tenten, di ba? Sa bagay, tama ka, Corbito. Dapat nga pinaghihirapan yung diamond sword. Hashtag good advice. Eh, ikaw, Onyok, anong ginagawa mo ba dito? Meron akong hinahanap na kakaibang artifact dito. Sa tingin ko, isa ito sa mga treasure na itinatago ni Hero Brian. Kaso, hindi ko mapasok yung loob. Buti pa sumama kayo sa akin para mapakita ko sa inyo. Hashtag, come with me. Eto, eto yung lugar na sinasabi ko. Matagal ko nang iniisip kung paano makapasok sa loob. Pero, wala. Kahit anong gawin ko, hindi ko makita yung pasukan. Hashtag, confused. Bakit ka pa naghahanap ng pasukan? Butasin mo na lang yung pader. Meron ka naman atang diamond pickaxe, di ba? Naisip ko rin yan, Tenten. At sinubukan ko na rin yan. Pero, hindi ko mabutas yung pader. Alam mo, meron ako napansing switch doon sa taas. Sa tingin ko, yun ang switch para bumukas yung pader. Hashtag, entrance. Eh bakit hindi ikaw gawa na tapakan na dirt para maabot mo switch? Yun ang isa ko pang pinagtataka eh. Hindi ako makabuild ng kahit ano sa lugar na to. Kaya hindi ako makagawa ng tapakan. Sa madalit salita, no build, no destroy itong lugar na to. Hashtag, Hero Brian's Place. Ganun ba? Huwag ikaw problema. Ako, sniper. Ako bubukas ng switch. Wow! Lupit talaga ng kaibigan mo, Tenten. Hashtag, sniper for life. Hindi naman. Ano kaya yung nasa loob? Tara, pasokin na natin! Mag-iingat kayo! Hindi natin alam, baka biglang lumabas si Hero Brian dito! Hashtag, stay alert! Sumasara yung pinto! Mukhang makukulong tayo sa loob! Tignan nyo! Nakakulong tayo dito sa loob! At tignan nyo tong pinto. Sa tingin ko, ito yung papasok sa loob. Kaso, puro TNT. Hashtag, what now? Isang trap switch. Yari tayo. Sasabog na tong TNT. Wala tayong tatakbuhan. Hashtag, help!
Naku, yali! Wala tayong tatakasan! Mga pali, pag ako namatay, wait nyo ako 10 minutes! Layo kasi respawn ng bahay ko! Pakipulot na lang mga items ko na malalaglag! Ano? Magpapakamatay tayo? Nasisiraan na ba kayo? Walang pwedeng mamatay! Si Tenten, hindi player yan! Totoong tao yan! Kapag yan ay namatay, hindi na magre-respawn yan! Sa kayo mga kaibigan mong aso at manok, mamamatay yan pag nasabugan! Wala nang oras! Magtago kayo sa likod ko! Tandaan nyo, ako si Onyok, ang pinakamatibay na tangke sa Minecraft! Hashtag Warrior! Anong tawag dyan sa armor mo, Onyok? Ganyan ba mga armor dito sa game? Parang kulay blue? Ah, ang tawag dito bro ay diamond armor. Ito ang pinakamalakas na armor sa game. Hashtag best of the best. Ganun ba? Saan nakakabili ng ganyang armor? Hahaha, bago ka lang talaga dito bro. Pati yung mukha mo, pang newbie pa. Alam mo bro, hindi mo mabibili ito sa game. Kailangan mong mahukay ito sa lupa. Doon sa pinakamalalim. Para makahanap ka ng diamonds. Hashtag hard to get. Ganun? So, mahirap palang gawin yan? Nakakatamad naman pala eh. Eh, tamad pa naman ako. Ano bang pinakamadaling gawing armor? Ang pinakamadaling gawing armor, Tenten, ay yung leather armor. Kaso mahina yun. Bro, ito ang tatandaan mo sa Minecraft. Lalo kang lalakas kung masipag ka. Itong suot kong diamond, pinaghirapan ko to. Ilang beses na ako halos mamatay-matay dito para lang makumpleto tong set na to. Mahirap, pero once na kumpleto mo bro, siguradong sasagipin niya buhay mo balang araw sa kagipitan. Hashtag, diamonds are forever. Narinig ko sabog TNT, pero buhay pa rin tayo? Oo nga, nasagip tayo ng armor ni Onyok? Ha? Sino itong bagong player? Nawala si Onyok? Ako ito, Tenten. Si Onyok. Sumabog yung armor ko. Hashtag destroyed. Hello po, new player. Paano ka napunta dito? Oo nga. Sino ka nga ba? Hashtag magpakilala ka naman. Ha, ha, ha. Nakakatawa. Sige, asarin nyo pa ako. Sinagip ko na nga yung mga buhay nyo eh. Mang-aasar pa kayo? Hashtag, maglalag out na ako. Ikaw naman bro, hindi ka naman mabiro eh. Naninibago lang kami sa itsura mo. Ganyan pala itsura mo pag wala kang armor? Oo bro, pero huwag kayong mag-alala. Marami akong dalang diamonds dito. Magka-craft na lang ulit ako ng armor. Hashtag, ayoko nang walang armor. Nawala yung crafting table ko. Oo nga pala. Bawal nga palang mag-build dito sa loob. Hashtag, duh! Ano kaya lugar ito? Sobra laki! At ang dami-dami sapot gagamba. Wow! Anong lugar ito? Player din ba gumawa nito? Hindi kayang gawin ng player to, Tenten. Tignan mo yung wall. Gawa yan sa bedrock. Ang mga bedrock ay hindi nawawasak. Hashtag indestructible. Ang laking gagamba! Asan? Asan yung malaking gagamba, Corbito? Mga bulag pala kayo eh. Ayan o, laking-laking gagamba. Oy, Corbito, hindi malaking gagamba yan. Maliit lang yan na nasa mukha mo. Mga bro, wag nga kayo puro kalokohan. Meron pa tayong mission, di ba? Ang hanapin yung artifact ni Hero Brian. Hashtag, mysterious item. Mga bro, tingnan nyo tong sign. Hero Brian's power. 3,
/6. The power to understand? Anong ibig sabihin ito? Yan si Hero Blind. Kilala yan ang bawat Minecraft player. Palagi yan sabi noon ni Notch, yung creator ng Minecraft. Sabi niya, remove Hero Blind. Pero kada update, balik ng balik eh. Tama si Corbito. Ang totoo, wala pa ngang nakakakita kay Hero Blind sa loob ng game. Pero sa kaka-research ko, may nabasa ako na totoong may Hero Blind na hindi maalis-alis ni Notch sa game. Isa siyang glitch or parang error sa program na to. #virus. Teka. So, ang gumawa ng game nito, ang pangalan niya kamo, Notch. Tapos, meron siyang isang error dito sa game na ang pangalan Hero Blind na hindi niya maayos-ayos? At kada update ng game, bumabalik yung Hero Blind error na yun? Tama, Tenten. Noong nilabas yung Minecraft, noong November 2011, may isang mob na gumagamit ng skin ni Steve. Si Steve yung kauna-unahang character na makikita mo pag naglaro ka ng Minecraft. Pero ang pagkakaiba niya kay Steve, umiilaw yung mata niya. Hindi alam ni Notch, yung creator ng Minecraft, kung bakit nangyayari ito. Kaya kada update, pilit niyang inaalis si Hero Blind. Pero balik ng balik. #creepy. Okay. Sige. Kahit medyo naguguluhan ako. Ano to? History class? Pero, ano kaya ibig sabihin ng 3/6? At ano yung power to understand? 3/6? Sa tingin ko, ibig sabihin yan, Tenten, yung item na makukuha natin dito ay pang-3 sa 6 na item. At siguro, meron yung power. Pero, hindi ko alam kung ano yung power to understand. Siguro, mas maganda, Tenten. Ikaw yung kumuha ng item. Total, na-trap ka dito sa game. Malay mo, kapag nakumpleto natin lahat ng powers, makaalis ka dito sa Minecraft. #freedom. May malaki gagamba sa likod. Hindi mo na kami manalawa, Corbito. Bumenta na yung joke na yan. Wala naman ah. #prank. Hindi ako loko. Tignan niyo likod ninyo. Laki kagamba. Naku, ano yan? Sobrang laking spider. Nakakatakot. Yan na ata ang pinaka-mother ng mga spider. #spiderqueen. At tignan niyo kulay niya. Kulay green. Sigurado may halong poison yan. Huwag kayo papakagat. O paano mga bro? Kailangan na natin lumaban. Galingan ninyo. Kaya natin talunin yan. #fight. Paano ka lalaban, Onyok? Wala ka naman diamond armor at diamond sword. Okay lang, Tenten. Meron pa akong 2 diamond axe dito. Saka, parang gumaan yung pakiramdam ko simula nung nawala yung mabigat kong armor. Ayan na sila. Tara, laban na. Ayoko muna mag-#. Go! Tara, Mr. Bones! KFC! Lalaban tayo! Woof!
artifact na hinahanap natin, Onyok! Hindi ko rin alam, bro. Ngayon pala ako nakapasok sa room na to. Parang may nakita ako sa katawan, Spider. Parang isang item. Sa tingin ko, yun ang hinahanap nating treasure ni Herobrine. Corbito, ikaw na muna ang bahala sa maliliit na spider. Kami ni Tenten ang papatay sa malaking spider. Okay, sige! Tara, Tenten! Basta huwag kang didikit sa mga sapot. Babagal ka kasi pag nadikit ka doon. Natin, parang hindi namamatay itong Spider Queen. Sa tingin ko, Tenten, malaki buhay ng spider na to. Baka abutin tayo ng ilang oras para mapatay ito. Mga bro, naubos na bala ko. Wala na akong arrows. Nako, yari. Corbito, tumakbo ka na lang muna, bro. Onyok, kailangan ba natin patayin itong spider para makuha yung item? Paano kung nakawin na lang natin yung item sa kanya? Oo nga, no? Sige, pwede. Kaso, parang mahirap yatang nakawin yung item. Ikaw ang bahala, Tenten. Ano sa tingin mo? Ha? Sige, tignan ko kung kaya kong nakawin yan. Basta guluhin mo lang siya. Ako nang bahala magnakaw. Mga bro, tulong! Nako, natrap si Corbito. Tenten, tutulungan ko muna si Corbito. Ikaw na munang bahala dito. Hinahabol na yung Spider Queen si Onyok. Kailangan kong makuha yung item. Mr. Bones, kagating mo sa mata. Ikaw naman, KFC. Pilitin mo liparin yung item. Nawala na yata ng lakas. Ouch! Sakit. Kala mo, papabayaan kitang mahulog, ano? Hindi ata. Ikaw yung paborito mong KFC. Kasi kalokohan fried chicken. Tenten! Bro! Ano pang hinihintay mo? Inumin mo na yung item na yan para magkaroon ka na ng superpowers! Oo nga, no? Sige! Tama! Sa tingin ko, lumakas na yata ako? At baka lumakas na rin yung suntok ko! Wow! Ayos! Go! 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 Tenten! Yari ka sa akin, Spider Queen! Eto na yung malakas kong suntok! Huh? Ayaw? Isa pa!
baka ngayon pala tumatanab! Ito pa! Bakit ganon? Parang hindi naman lumakas si Tenten. Baka ibang power nakuha niya. Hindi pang laban na power. Kasalanan kong lahat ito. Akala ko, lalakas tayo kapag nakuha natin yung items ni Hero Brian. Wala naman palang epekto. Ngayon, mamamatay tayong lahat. Dahil pinilit ko kayong sumama sa akin. Sorry, Corbito. Sorry, Tenten. Hashtag, I'm sorry. Hindi mo kasalanan yun, Onyok. Kung saan naman kaming sumama sa'yo. Saka, masaya na rin ako at nakilala ko kayo sa game na to. Kung sakaling mamatay tayo at hindi ako mag-respawn. Sana, hanapin niyo yung mama ko. Sabihin niyo sa kanya Merry Christmas. At sabihin niyo rin na, sorry, naging tamad ako. Alam ko magpapasko na sa totoong mundo. At siguradong hinahanap na ako nun. Nakakainis! Kung kumpleto lang sana yung diamond armor ko, kayang-kaya kong patayin yung spider na yan. Siguradong makakalabas tayo ng buhay. Makakalabas? Tama! Makakalabas! Kanina, may nakita akong switch doon. Sa tingin ko, yun ang switch para bumukas yung pinto palabas. Kaso, napapaligiran ang sapot ng gagamba. Pag tumayo ka doon, hindi ka na makakaalis. Isang switch? Baka nga switch yan para bumukas yung pinto. Pero kung tatayo ako doon, siguradong mahihirapan ako at hindi na ako makakaalis. Humanda kayong dalawa. Tatapakan ko yung switch, tapos tumakbo na kayong palabas. Hashtag sacrifice! Ako! Paano na yan? Paano ba natin mapipindot yung switch? Tignan nyo! Si Mr. Bones! Pupunta sa switch! Wag! 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 Wag, Mr. Bones! Onyok, kapag namatay ba yung pet dito sa Minecraft, mabubuhay pa ba sila ulit? Sorry, Tenten. Kapag namatay yung pet sa game to, hindi na uli sila mabubuhay. Kailangan mo uling humanap ng bagong pet. Hashtag sad. Ano? Ayoko ng ibang pet. Marami na kami pinagsabahan ni Mr. Bones. Sasagipin ko siya. Huli na, Tenten. Andun na siya sa switch. Hindi na siya makakaalis dun. Pero, kung andun siya sa switch, bakit hindi bukas tong pinto? Kulang sa bigat si Mr. Bones. Yang switch na yan, kasing bigat dapat ng player yan. Tignan nyo, si KFC naman, papunta sa switch. Ako, wag, wag, wag KFC, wag ka pumunta dyan. Tignan nyo mga bro, bumubukas tong pinto. Nagtagumpay sila. Tara, magkakataon na natin to. Lumabas na tayo dito. Hashtag escape. Ayoko. Hindi ko iwan sila KMC at Mr. Bones. Papatayin ko yung gagabang mag-isa. Sige, tumakas na lang kayo. Bro, hindi mo papatay mag-isa yan. Kahit nga tayong tatlo, hirap eh. Nakuha na natin yung item ni Hero Blind. Hindi na natin kailang labanan pa yan. Ayoko. Kaibigan ko sila. Hindi ko sila iiwan. Mamamatay sila. Hindi ko na sila makikita. Tenten, sinasagip tayo kay MC at Mr. Bones. Kapag tayo hindi nakalabas, sayang yung sacrifice nila. Kaya tara, labas na tayo. Woof! Sige na, Master. Sumama ka na sa kanila. Masaya na ako at naging Master kita. Mabuhay ka, Master. Sana makalabas ka sa game na to. Ha? Huh? Paano? Narinig niyo ba nagsalita si Mr. Bones? Wala naman nagsasalita. Tara na, Tenten. Sasara na yung pinto. Hashtag, hurry! Master! Salamat at hindi mo ako ginawang fried chicken noon! Kayo lang po ang kauna-una ang kaibigan ko! Paalam po! The power to understand! Yun pala yun! Mr. Bones! KFC! Salamat kay Mr. Bones at KFC! Nakaligtas tayo! Ako okay lang mamatay!
Mabubuhay din naman ako sa bahay ko. Pero eto si Tenten, hindi ko sure kung mabubuhay uli. Kasi, totoong tao to si Tenten na sa loob lang ng game. Hindi naman siya player lang eh. Tama. Totoong tao ko. At ito game lang to. Tao ang gumagawa sa game. Mas malakas ako kaysa sa game. Tara, uwi na tayo sa bahay mo, Tenten. Gusto ko rin makita yung bahay mo, hindi ko pa nakikita eh. Tawa ko! Mas malakas ako sa game! 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 Tenten? Tawa ko! Mas malakas ako sa game! Sasagipin ko kayo, Mr. Boss! KFC! Sobrang lakas! Lumilindol na dito! Hashtag Earthquake! Grabe yung aura na lumalabas kay Tenten! Sobrang lakas! Halos hindi ko magalaw character ko! Nag-lag ako! At parang masisira ko yung bedrock! Kakaiba ito! Wala pa ako nakikita ang ganito sa Minecraft! Sasagipin ko sila! Sasagipin ko sila! Sasagipin! Nahihilo ako. Para akong mawawala ng malay. Tenten! 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 Nangyari sa akin? Paano ako napunta dito? Nawalan ka kasi ng malay kanina. Kaya inuwi ka namin ni Corbito dito sa bahay mo. Hashtag, you're safe now. Asan na si Corbito? At paano na sila Mr. Bones at KFC? Si Corbito, nag-log out na sa game kani-kanina lang. Pinapahinto na kasi siya ng mami niya maglaro. Ilang oras na lang kasi, magpapasko na sa totoong mundo. Si Mr. Bones at KFC naman, na-trap doon sa loob. Pero, magpahinga ka muna bro. Huwag mo muna silang isipin. Hashtag, don't worry. Salamat, Onyok, sa paghatid mo sa akin dito. Naubos yung lahat ng lakas ko kanina. Bro, hindi na rin siguro ako magtatagal. Kailangan ko na rin mag-log out. Kanina, habang natutulog ka, gumawa kami ni Corbito ng cake para kahit papano, ma-celebrate mo naman yung Christmas dito sa loob ng game. O paano bro? Aalis na ako. Babalik na lang uli ako siguro. After New Year, magpalakas ka bro, at Merry Christmas! Hashtag, stay awesome! Salamat bro, at Merry Christmas na rin! Hindi na alis sa isip ni Tenten ang nangyari kala Mr. Bones at KFC. Siya ay mag-isang nag-Christmas sa loob ng game. At dito natatapos ang ating kwento para sa Season 1. Pero marami pa rin tanong, magamit kaya ni Tenten ang bago niyang kapangyarihan para iligtas si Mr. Bones at KFC? Makumpleto kaya nila ang natitirang limang kapangyarihan ni Herobrine? At makalabas kaya siya sa larong Minecraft? So bye-bye ninyo mga susunod pang adventures sa pagbabalik ng Trap 100 Days in Minecraft Season 2. Salamat sa inyong pagsubaybay at panonood.